Suma tu. Es. Laban kay Dr. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang nasasakdal ay nahaharap sa korte ito sa sala ng rebellion, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Ngayon ay maaari na ang ibigay ng prosecution ang kanyang panig. Tawagan ko sa hukumang ito si Atty. Enrique D. Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa inyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng inyong karapatan, ang mga ebidensya laban sa inyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay na inyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa inyong pamilya na nagsasabi mabuti ang pagpapatapon dahil hinikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Ano? Sumulat si Marcelo Del Pilar kay Deodato Arellano na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pang-apat, sumulat ka sa isang tulang pinamagatang kundiman na naghihikayat ng himagsikan. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyong bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Lima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyong bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Ika-anim, isang dokumentong masunika na nagpapatunay sa iyong paghihimagsik na serbisyo. Ikapito, isang sulat na pinirmahan na isang dimasalang na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. At ika-15, isang tula na laong laan na pinamagatang talisay na umaawit na paglaban para sa karapatan. Sabihin niyo sa akin, hindi ang inyong ito ang punod dulo ng kalapastangan laban sa Espanya. Hindi ba ba sapat ang ebidensyang nakalap? Hindi ko sa lahat na nandirito, walang sinuman ang di makalabag sa bansang Espanya. Walang sinuman ang maaring kumontra sa kung anumang nais ng ating bansa. Walang sinuman ang maaring kumontra sa kung anumang ang nais ng ating bansa. Ang sinuman ay hindi gumawa noon ay karapat ikulong at ipapatay. Yun ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Nararapat lamang ang sinasabi kong parusa sa taong ito. Sa taong mudo at walang utang na loob. Sa bansang nagpapaaral sa kanya. Nararapat lamang sa isang taksil na ipapatay. Parusang kamatayan para sa isang taksil. Isang kamalan! Silencio! Gracias, Attorney Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Tavel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Señor. Buenos dias, todos. Siya rin ay naging simbolo ng mga karaingan ng mga tao at ngayon ay nabibinbin sa panganib ng kamatayan. Osa. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya sa harapan ng mga madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa madla na kanyang paghihiwalay sa rehimen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan ng at ng Espanya na lumaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi! Hindi! Nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayoy napapa sa kamay ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili
ang nais lamang niya ay maging pantay ng trako ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi dapat tayo mapadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi karapat-dapat sa nasasakdal. Kaya naman, ipinapanalangin ko na ang galang ng korting ito na bigyan ng kapatawaran sa kung anumang pagkakamaling kanyang nagawa. Ang mga huwis ay hindi kailangang mapagiganti. Ang mga huwis ay dapat lamang maging makatarungan. Gracias, Kapitan Tavil. Ngayon ay binibigyan ng pagkakataon na nasasakdal upang magbigay ng panghuli niyang depensa. Gracias, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan at nagnantili doon ng 4 na taon. Sa buong pananatili ko ay wala akong ibang iniisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang ikabubuti ng aking bayan. Pinabuti ko ang aking pananatili sa dapitan at sinikap kong maging produktibo. Nalaman kong kailangan ng Espanya ng isang doktor na tutulong sa Cuba upang gumamot ng mga biktima ng digmaan. Kaya dali-dali akong sumulat sa Gobernador General upang magboluntaryo. Nakalulungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking katahimikan sa dapitan at ginamit ang aking pagkawala upang iliin ako. Ngayon ay nadidiin ako sa loob ng korting ito dahil sa mga paratang at mga kasalanang ipinupuhol ninyo sa akin. Wala kayong kumpletong ebidensya at tanging mga liham at inyong mga galit lamang ang nagtutukoy sa aking pagkakasala. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Ngayon ay papatunayan ko ang aking pagiging inosente batay sa mga puntos na ito. Unang-una, wala akong kaugnayan sa rebelyon dahil ako pa mismo ang nagpayo kay Dr. Pio Valenzuela noon sa dakita na huwag ipagpatuloy ang himagsikang pinaplano ng Katipunan. Pangalawa, hindi ako nakipagsulatan sa mga elementong radical na revolutionary. Pangatlo, ginamit ng mga revolutionaryo ang aking pangalan na hindi ko nalalaman. Kung ako'y may sala, di sana'y gumakas na ako sa Singapore. Pangapan, kung may kaugnayan ako sa revolusyon, di sana'y gumakas na ako sa kain ng isang bentang muro at di na nagpatayo ng tahanan, ospital, at bumili ng lupain sa dapitan. Panglima, kung ako ang pinuno ng revolusyon, bakit hindi ako kinonsulta ng mga revolusyonaryo? Panganib, totoong sinulat ko ang konstitusyon ng La Liga Filipina, ngunit ito ay isa lamang asosasyong pansibiko, hindi isang revolusyonaryong samahan. Kapito, hindi nagtagal ang La Liga Filipina dahil pagkaraan ng unang tulong ay pinagpatakon ako sa dapitan. Ikawalo, kung muling nabuhay ang La Liga Filipina pagkaraan ng 9 na buwan, ikalabing isa, ang buhay ko sa dapitan ay kapuri-puri gaya ng mapatutunayan ng mga komandanteng politikong militar at mga misyonaryong pari. At panghuli, hindi totoong pinukaw ng aking talumpati ang revolusyon gaya ng ipinaparatang ng mga testigong gusto kong maharap. Alam ng mga kaibigan ko ang aking pagtutol sa armadong revolusyon. Bakit nagpadala ang Katipunan ng isang sugo sa lapitan na hindi ako kakilala? Dahil yung mga kakilala ko ay batid, hindi ko sasang-ayunan ang anumang ilusang marakas. Napakarami ko pang maaaring sabihin na mapagpapatunay sa aking pagkakawalang sala. Ngunit sana'y gamitin ninyo ang iyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Babalik ang mga hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto
upang ipapaalam sa hukumang ito kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi natin dapat ito pagtalunan pa. Kailangan hatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Sa ngayon ako. Panahon na upang tutupan ang mga himagsikan laban sa atin. Sang-ayon ako sa kaparusahang kamatayan! Sang-ayon din ako! Kung ngayon, parihas ang ating ramdaman ko sa atin ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal Gobernador Pulavia, Kapitan Dominguez. Sumang-ayon ba kayo sa desisyong ito? Abay, oras na upang tanggalin sa ating landas yung indyo na yan. Parusang kamatayan para sa isang taksil, para kay Dr. Jose Rizal, isa siyang banta sa ating kapangyarihan. Ang nasasakdala si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng korteng ito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General Camilo de Cuellavera at ipapatupad sa 13 Desyembre 1896 sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. So order. Sa nalalabing oras ni Rizal, matapos siyang mahatulan ng kamatayan ng hukumang Royal Audiencia, siya ay nilipat sa kulungan kung saan siya ay inalaw ng kanyang mga kamag-anak at nalalapit na kaibigan. Ilan sa kanyang mga naisulat sa panahong ito ay ang farewell poem na itinago niya sa isang lampara mula sa asawa ni Juan Luna at ang liham niya para sa kanyang matalik na kaibigan na si Professor Blumentritt. Mahal kong kapatid, kapag natanggap mo itong liham na ito, marahil ay patayin ako. Bukas, alas 7 ng umaga, ay papaslangin ako. Ngunit ako ay inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Paalam, aking pinakamatalik na kaibigan. Huwag ka sanang mag-isip ng masama para lang iganti ako. Fort Santiago, 29 ng Disyembre, 1896. Sa pagsapit ng alas 4 ng hapon, ay dumating ang ina ni Rizal na si Teodora. Region del Sol, querida. Ano po, inay? Patawad ang inyong tapos ang pagdalaw ng kanyang ina at kapatid ay bumisita pa ang ilan sa kanyang mga kaibigan. At sa pagsapit ng alas 8 ng gabi, kinain ni Rizal ang kanyang huling hapunan. Kapitan Dominguez, nais kong ipalam sa iyo na napatawad ko na ang lahat ng mga kaaway kasama na ang hukom ng militar na humatol at nagpataw sa aking parusang kamatayan. Kinabukasan, alas 5:30 ng umaga, inihain na kay Rizal ang kanyang huling almusal. Matapos
Matapos kumain, ay muling nagpatuloy si Rizal sa kanyang pagsusulat ng mga liham. Dito ay nagsulat siya ng liham para sa kanyang mga kapatid na babae, liham para sa kanyang iniibig na si Josephine Bracken, at liham para sa kanyang kapatid na si Pasiano. Sa isang bahagi ng kanyang liham para kay Pasiano, sinambit niya ito. Mahal kong kapatid, ngayong mamamatay na ako, sa'yo ko iniaalay ang aking huling linya para sabihin sa'yo kung gaano ako kalungkot na iwan kang mag-isa sa buhay. Kasama pa ang pasanin ng ating pamilya at ang ating tumatandang mga magulang. Matapos magsulat ng liham, ay dumating si Josephine Bracken kasama ng kapatid ni Rizal na si Josefa. Paalam aking mahal. Rizal, paalam. Aling mahal. Tanggapin mo itong aklat bilang muling alaala ko sa'yo. Salamat, Rizal. Adarte voy alegre. Alas 6:30 ng umaga ay tumunog ang trompeta sa Fuerza Santiago, Hudyat, para simulan ang pagmarcha sa bagong bayan kung saan bibitayin si Rizal. Eleganteng tingnan si Rizal sa suot niyang itim na terno, puting polo, itim na sombrero, itim na kurbata, itim na sapatos. Tumaan sila sa makitid na tarangkahan ng Pustico, isa sa mga tarangkahan ng lungsod na may pader. Consumado est!